Hello, kamusta po kayo? So, welcome back again po dito po sa aking channel. Kamusta po kayo? So, ngayon po is gagawa na naman tayo ng panibagong dessert na siguradong magugustuhan nyo po. Ito po yung tinatawag na Black Sambo. Yun po. So, yung version ko po is lalagyan natin siya ng another level up. So, tatawagin natin siyang Black Sambo with cheese. So, yun po yung gagawin natin today. Okay po, kung mapapansin niyo po, dito po sa isang pakete, ipapakita ko po sa inyo yung tamang sukat niya kung paano po gumawa ng Black Sambo. Ito po yung layer po natin, is yung chocolate layer. So, sa isang pakete po, ganito po siya. Isang pack po ng clear gulaman po or yung powder jelly yung kailangan po natin. Ganyan po. Ang katumpas po nilalagay natin na chocolate is 1 cup. Ayan po siya. Then, 1 can of condensada. Ayan po. Then, 1 pack of all-purpose cream. Ayan po. Saka yung water na ilalagay natin is 3 cups. Ayan po. Then, optional po yung sugar. Kung kulang po sa atin yung tamis, so pwede po tayong magdagdag ng sugar. Ayan po. So, ngayon po, yun sa akin po, medyo marami po yung gagawin ko. So, ang gagawin ko po is doble siya. So, yung isang pakete ko po is magiging dalawa siya. Ayan na po siya. Then, yung aking condensada is magiging dalawa rin siya. Ayan po. Pati yung all-purpose cream, ayan po siya, magiging dalawa na rin siya. Saka yung water natin is magiging 6 cup. Kasi 3 plus 3, yan po. Then yung sugar, if needed po natin, kung kulang po tayo sa tamis. So yan po yung sukat po naman para sa ating dalawang pakete ng powder jelly. Ayan po. So yung sa chocolate naman, magdadagdag po tayo ng 1 1/2 cup. Ayan po. Kung makikita nyo. So yan po yung sukat na ilalagay natin ng chocolate para sa ating dalawang pakete. Ayan po siya. Okay po, para sa ating white layer naman o yung tinatawag na cream layer, ito po yung gagamitin natin, dalawang pakete ng jelly powder. Ito, white po siya. Ayan po. Then, dalawang pack ng all-purpose cream. Ayan po. Dalawang can ng condensada. Then, maglalagay lang tayo ng maliit na lata na evaporated milk. Ayan po. Saka, cheese. Ayan po siya. Then, 6 cups of water. Ayan po. Saka, sugar. Kung kailangan po natin ng magdagdag ng tamis po. Okay po? Okay po. Para po sa ating brown layer, o yung tinatawag na chocolate layer, optional lang po ito. Pwede po tayong maglagay ng flavor essence tulad po nung nakikita nyo, yung kulay brown. Ang ano po niyan is chocolate. At yung kulay white naman po is lasang gatas po yan. Ito po. Ayan po. Kung gusto niyo lang po maglagay para additional enhancement ng flavor at saka yung bango niya, doon po sa gagawin natin Black Sambo. Optional lang po ito. Then yung sa toppings po, optional din po rin ito. Meron po tayong chocolate chips, white chocolate chips, candy flakes, choco pops, saka small mallows. Ayan po. Saka yan po kung makikita nyo, gagamit lang tayo ng molde o yung mga container. Ayan po. Para sa paglalagyan po natin ng ating Black Sambo mamaya. So ganito po yung procedure po natin. Lalagay na po natin siya sa malaking bowl. Ayan po. Then, tutunawin na natin siya sa hot water. Ayan po. Gagamit lang po tayo ng wire whisk para mas mabilis siyang mamix. Okay, next procedure po natin is lalagay na po natin itong dalawang pakete ng gulaman, itong gulaman powder. Lalagay na po natin siya. Then sunod po natin is yung water. 3 cups muna po yung lalagay natin dahil tutunawin lang muna natin siya. Then gagamit lang ulit tayo ng wire whisk
Then, tutunawin lang po na natin yung nilagay natin dalawang pakete ng powder jelly. Ayan po. So, ngayon tunaw na po siya. Pwede na po natin ilagay yung all-purpose cream, yung dalawang pakete po, yung dalawang pack. Ito po. Lagay na po natin siya. Then, sunod po natin is yung dalawang lata po ng kondensada. Ito po. Then, sunod po natin is yung water po natin na another 3 cups. So, total of 6 cups po yung nilagay natin na water. Ito po. Okay, so ngayon po na-mix na po natin siya maigi. Isasalang na po natin siya sa apoy. Okay, so ngayon po pakukulan lang po natin siya ng konti. So yung apoy natin is nasa medium heat lang po ha. Huwag po natin lalakasan para hindi po masunog. So habang nakasalang po siya, kailangan continuous po yung stirring po natin sa kanya hanggang tuluyang pong kumulo. Okay, ayan. Kung makikita nyo po, kumukulo na po siya. Ayan po. Ayan, kumukulo na siya. So, pwede na po natin patayin yung apoy. Then, isasalin na po natin siya sa ating mga container. So, ayan po. Isasalin na po natin siya. So ayan po, nasalin na po natin siya. Ayan po. Okay, so ngayon naman po, isusunod naman po natin yung tinatawag na ating cream layer o yung white layer po. So same procedure lang po para sa dalawang pakete. Ito po, nalagay na po natin sa kaserola. So maglalagay muna tayo ng 3 cups ng water para ma-mix po natin siya. Tutunawin po muna natin itong jelly powder using wire whisk again, ito po, para mas madali siyang ma-mix. Sunod po natin yung isa pa. Then, yung dalawang lata ng kondensada. Kahit anong brand po, pwede po kayo kung ano po yung preferred nyo pong brand. Pwede po kayong gumamit. Ayan po. Then, i-mix lang po natin siya. Bago po natin ilagay mamaya yung evaporated milk naman. Okay, so ngayon po maglalagay na po tayo ng maliit na lata lang po ng evaporated milk. Ayan po, halagay na po natin sa kanya para additional na pampalasa po. Then 1 teaspoon of vanilla extract. Dito po, 1 teaspoon lang po siya. Then maglalagay lang po ako ng optional lang po to, itong flavor essence na tinatawag. Ito po, na gatas po siya, pampabango po siya para talagang mag-amoy gatas po siya talaga. So optional lang po to, pwede kayong maglagay, pwede pong hindi. So 1 teaspoon lang din po siya para additional aroma po dito po sa ating sambo, dito sa white layer po natin. So habang nilagay po natin yung water,
minimix po natin siya ng konting minti. Okay, so ngayon pong gagawin po natin is pakukunin lang po natin itong cream layer po natin. Ito yung white mixture po natin. So, hintayin lang natin siya hanggang kumulo bago po natin siya transfer po dun sa nauna natin ginawa na chocolate layer po. So, ito pong gagawin po natin is pakukulon lang po natin siya. Okay, so ngayon po, kung makikita nyo, kumukulo na po siya. Ayan po. Ito po. Pwede na po natin siyang i-add. Ayan. Bago po natin siya ilagay sa container po mamaya. Okay, so ngayon nilagay na po natin yung cream layer natin dito sa chocolate layer na nauna natin nilagay sa molde. Okay, so ngayon guys, ito na po yung finished product natin ng Black Sambo with cheese. Ayan po siya. Okay, so ngayon guys, ano pang hinihintay natin? Kundi, tikiman na! So ngayon, titikman na natin itong Black Sambo with cheese. So ngayon, tikiman na tayo. Wow, sarap! Tikman ko muna yung chocolate. Wow, grabe! Yung pinaka-layer niya sa cream, yung nasa ibabaw, yung white, saka itong pinaka-chocolate niya sa pinaka-bottom, nako, napakasarap niya. Ang lambot, yung lambot po niya tamang-tama lang. Saka yung tamis. Ayan po. Saka nag-ano rin po yung cheese pagka kinakain natin siya. So talaga hindi ka mauumay po. Plus yung mga toppings pa na nilagay natin. Naku, ang sarap. Grabe. Panalong panalo to. So lahat po ng ginawa natin dito, yung mga ingredients na nilagay po natin is mabibili lahat po yun sa grocery. So napakadali lang po hanapin yung mga ingredients o kaya yung mga recipe na kakailanganin natin dito sa Black Sambo. Madali lang siyang gawin. Lapit ko na maubos. Grabe, sarap. Panigurado po. Pag natikman nyo ito, nako, panalong panalo. Okay guys, kung nagustuhan nyo po itong niluto natin Black Sambo with cheese, like and subscribe lang po kayo dito po sa akin channel and don't forget po na i-click yung notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat po muli.